Huwag mo tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry ha, pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo to, pinapaliwanag ko sa inyo. Di ba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Ama mali. Diba, tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin ha. Nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni VP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldi ko, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before yung nagsasalita siyang may iPad at eto ngayon. Nakita. Ay, sorry, hindi yan. Ito. Una-una, again, pambubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral conference committee after the budget. Alam mo kung bakit ko nabuking yung mga troll? This is the script that they are commenting sa mga video. Ah, meron namang marami naman yung appropriation na, marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll. Tingnan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni VP Sara Duterte na kontrolado lang ng dalawang tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control? Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman ang membro. Walang sinabi si VP Sara Duterte, Your Honor. Kaya kung ako to sa court, dako. Ano na kagad ako? Objection, Your Honor. Misleading. O kaya, mali. Objection, Your Honor. Irrelevant. Bakit? This is irrelevant. Yung membro, irrelevant yan. Yung dami ng senador, irrelevant yan. The point of the VP is dalawa lang kayong nagdidesisyon. Hindi sa dami ninyo. Wala naman siya sinabing dalawa lang kayong membro. Hindi eh. Sinabi niya dalawa lang kayong nagdidesisyon. Iba ang nagdidesisyon sa membro. Di ba? Deliberation ng House and Senate, meron pa pong bicam na mag-uusap. Sa bicam, ilan lang ba nag-uusap doon? Ang dalawang kung upper chamber and lower chamber, almost 30 po ang nag-a-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential pod na lustayin in 11 days ng 2.6 or... Sabi naman ng congressman sa likod, tama yan. tama yan. May amuyong di siya sa likod. 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po to dapat palagpasin. Dila po, mamaya prepare kami ng magmi-meeting. Hindi, ako ha, Congressman Zaldi ko, pa-impeach nyo na. Sige na, pa-impeach nyo na si VP Sara Duterte. Yun ang magandang gawin ninyo. Hindi kasi sinasabi ninyo, di ba? Ang dami nyo sinasabi na keso confidential fund, nilustay, pera ng taong bayan, blah, blah, blah. Kasi if you're saying that right now na nilustay ni VP Sara Duterte yung confidential funds, ipa-impeach mo. Ikaw mismo. Kasi ikaw pwede kang magsabi. Kasi kahit sinong congressman pwede mag-ano dun eh. Parang mag-move na pa-impeach tapos boboto yung mga tao, ay mga congressman. Diba? Ikaw mismo, ipa-impeach mo na. Sige na! O wala kang yag balls. O. Hindi ako nagtatanong lang, wala ka bang yag balls na ipa-impeach si VP Sara Duterte? O. Sige na, ang Congressman Zaldi ko, ipa-impeach mo na. Kasi sabi mo eh, ang dami mo sinabi dito. Oo, ayan o, dami mo sinabi. Nakita po natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, sinasabi niya at panya bilang ko-equal. Ang dami mo sinasabi dyan.
kapag hindi sinunod ni BP Sara Duterte, o hindi impeach mo. Kasi that's a public trust, di ba? Sinasabi nga sa ating konstitusyon na betrayal of public trust is a masasabi nating basis for an impeachment. Ipa-impeach mo na. Unless takot ka. Ako lang ang kaya mo. Ako lang, sir. Ako lang. Hindi, kasi hindi niya pwedeng kasuhan si BP Sara Duterte. Alam ko, may immunity yaman nga yan. Sa sinabi niya. Kasi alam ko, depende yan sa years of ano eh. So alam ko, may immunity sila. Ibig sabihin, hindi niya kayang kasuhan. Kaya ako, kaya niyang kasuhan. Kinasuhan niya ako. Di ba? Akala mo, mananahimik ako? Ha? Sigurado ako makakarating sa iyo to. Kung akala mo mananahimik ako dahil sa ginagawa ninyo, akala ninyo tatahimik ang isang banatbay at isang mga banateros, hindi. Handang mamatay ang mga banateros. Yun nga, nilulusob na sila dun eh. Yung mga kasamahan ko, kayang humarap sa mga pulis. Kayang humarap at ready na. They have the freedom to go home, but they didn't. Why? Naniniwala sila doon sa pinaglalaban ng mga tao doon. At ready silang mamatay. Until to the last moment, they were all crying. They're ready sila. So am I. I am also ready. Kahit saan mo dalhin ito, I am ready for you. I will fight. Not only for my freedom. Ha? Tandaan mo yan, Zaldico. I am not going to fight for my freedom. I will fight for my freedom to speech or to freedom to say and criticize my government because that is protected under our constitution. Kung ako patatahimikin mo na isang vlogger na merong kahit pa paanong followers, paano pa kaya yung iba? Kaya mo rin patahimikin. Kaya sinasampulan mo ako. Kaya hindi ako uurong sa'yo. Hinding-hindi kita uurungan. Kung akala mo uurong ako sa'yo, sorry ka na lang. Hindi, mali ka ng dinemanda. Dahil ako, handa ako. Kahit umabot pa ako kasi hindi importante sa akin to. Hindi importante yung buhay ko. Ang importante sa akin yung pinaglalabang prinsipyo. Yung pinaglalabang ko para sa bayan. Lahat tayo, mga kababayan, mamamatay one way or another. Kung ano yung prinsipyong pinanindigan mo, yun ang mananatili. Yaman, fame, name, lahat yan mabubura sa kasaysayan. Only yung ginawa mo ang maiiwan. Kaya lalaban po ako. Let it be known na may vlogger na lumaban kahit mahirap, kahit magastos. Magastos po ha. Kahit mahirap kalabanin ang gobyernong ito dahil napakagrabe ho. Pinapastrak ang lahat ng bagay. Hindi po ako uurong. Tandaan nyo yan. Basta alam kong tama yung aking pinaglalaban, hindi ko uurungan yan. Tama ho ito eh. If we criticize because may mali ho kayo nagawa. And bilang public official, you should not be onion skin. Pero napaka-onion skin nyo naman. Ngayon, sir, ako lang ang kaya nyo. Bakit si BP Sara Duterte hindi nyo kayang pa-impeach? Takot kayo? Baka magising na mamamayang Pilipino sa gagawin nyo? Go! No? Na malaman ninyo ang bagsik ng taong bayan. Malaman ninyo. Malaman ninyo kung gaano na galit ang taong bayan sa pang-aabuso ninyo. Sa kapangyarihan. Ay, naku, pambihira kayo. Ito eh, buti pa nga ito.